Good morning mga kabarya, mga kapatid, mga ka-queens, at mga kaibigan. Magandang araw sa ating lahat at sana nasa mabuti tayong kalagayan palagi. Okay? Ngayon mga kabarya, yung isishare ko sa inyo itong aking mga 10 piso. Ito. Kung mapapansin nyo mga kabarya, magkaiba ang mga mintier nito. Ayan. Yung mintier, yung taon ng paggawa. Yan sabing mintier. Okay? Ngayon mga kabarya, ginawa ko tong video para alamin natin kung ano ang pinakamahal na 10 piso ng BSP series sa ngayon. Okay? So, alam naman natin mga kabarya na ang pinakamahal sa 10 piso ay yung 2007 at saka 2009. Ayan. So, kung mapapansin mo yung mga ano ko, mapapansin nyo yan, wala akong 2007 at saka 2009 kasi hard to find, kaya hindi pa ako nakahanap noon. So may binibinta naman, kaso lang sobrang mahal, hindi ko kaya bilhin. Okay, ngayon mga kabarya, ang pag-uusapan natin ito ay alamin natin kung ano yung hard to find at saka yung semi hard to find, para malaman natin kung bakit naging hard to find at saka semi hard to find. So bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel at saka pindutin niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga videos. Okay mga kabarya, ngayon sasampulan ko kayo na itong 2008 na 10 piso. Ayan, hanapin natin 2008. Ayan, focus natin. Oh, ayan mga kabarya, kung makikita nyo ang 2008, tapos isa na rin ito sa pinakamahal na 10 piso na BSP series. Alamin natin kung bakit mahal. Okay. Ngayon, tingnan natin ang kanyang reverse. Ayan, mga kabarya. Yung sa likuran tingnan natin. Likuran ng tao. Okay? Ito. Ayan mga kabarya. Kung mapapansin nyo sa kagwil, yan, yung bilog na yan na may mga ngipin, yun ang tatawag na kog. No? So, may kog siya, tapos pabilog. So, kagwil. Kogwils. Yan. Mapapansin natin dito mga kabarya, yung ngipin na yan hindi masyado mahaba, hindi naman masyado maiksi, kasi yung iba sobrang iksi, ang iba naman sobrang haba. So yung sobrang iksi, tinatawag yun na die one or reverse one. Ito namang medyo katamtaman lang, die two. Ito ngayon, yung likod ng 2008. Die 2 yan. Or reverse 2. Ngayon mga kabarya, pag ganito ang sa likod ng iyong 2008 na barya, yan, 2008, kung yon ang kanyang likod, so, ibig sabihin, hindi yan yung hard to find na 2008.
Kasi isa na rin ito sa hard to find ngayon, yung 2008. So, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit naging hard to find ang 2008. Ito. Tandaan na. Itong sa likod niya ngayon, itong cogwheel nito, hindi masyadong maiksi ang ngipin, hindi masyadong mahaba. Yan ang die to or reverse to. Ngayon mga kabarya, pag nakakita kayo ng 2008 na yung sa likuran niya is sobrang haba nung so maganda tingnan yung cogwheels, tapos itong sun niya dito sa gitna, yan, mahaba yung kanyang wrist, parang sinag, tapos itong maliit na sun dito sa plug, bilog. Yun ang die trick. Pag ganon ang likuran ng 2008 nyo mga kabarya, siguradong yan na yung hinahanap ng mga buyer collector na sobrang mahal ang presyo. Yan ang hard to find. So isasample ko kung sa anong klase yung 2008 na reverse tray ang likuran. So ngayon wala tayong 2008 na reverse tray, reverse to lang itong sa akin. Kaya isample natin yung 2011 kasi reverse tray yung sa likod nun. Okay, sige, hanap tayo ng 2011. Ito 2011, yan mga kabarya, ito ang likuran na nasabi kong reverse tray. Yan, die tray. Tingnan nyo ang cogwheels, napakaganda tingnan. Yan. At saka itong 2011 naman mga kabarya, sa standard Queens lang, pagbabasihan mo yung standard price ng Circulation Queens ngayon, ang 2011 ang pinakamahal sa lahat ng mga Queens, maliban lang doon sa mga hard to find saka semi hard to find. Ayan mga kabarya, yan ang die trick. Yan. Yung wrist niya sa sun, mahaba. Tapos itong parang star na nasa gitna or maliit na sun, bilog. Yan, tingnan nyo mga kabarya. Parang pabilog. So, ikumpara natin sa yung ating 2008 kanina. Ito. So, yan mga kabarya. Magkaiba sila. Yung 2008, itong 2008 na ito, yun ang die to or reverse to. Itong 2011 na ito, ang likuran niya, yan ang die tray or reverse tray. So ngayon, kung ang 2008 ganito ang likuran, itong 2008 na ito, yan, tapos yung backside niya is ganito, yan na yung hinahanap na hard to find na 2008. Napakamahal niyan mga kabarya. Kaya subukan yung maghanap, baka may makita kayo. So yan na yun. Saka ipopost nyo lang sa FB or sa YouTube para malaman ng mga collector, mapansin, saka ma-offeran kayo ng mga price kung magkano ang bili nila. Yan ang mga kabarya. So ito ang isa na to ating ano ngayon, hard to find 2008 na die tray. Yan ang likuran, ganito. Yan mga kabarya, tandaan. Okay, next, ngayon naman mga kabarya, itong yung year 2000. So wala tayong, wala rin akong year 2000, kaya sample natin ay itong 2004. Yan lang kabaya, 2004.
Okay, ang likuran ng 2004 ay yan. Daito pa rin. Alam, kung bakit naging daito yan, yung kagwil niya is hindi masyado mahaba, hindi naman masyado maiksi. So ngayon, kuha ako ng Daiwan para ano natin makumpir kung anong kaibahan ng Daito at saka Daiwan. Okay mga kabarya, ito na. Kung makikita nyo dito, itong nasa kanang bahagi, yan ang Daito. Kumpara mo dito sa kaliwa, yan ang Daiwan. Tingnan nyo yung cogwheel niya mga kabarya. Maiksi. Tapos ito, medyo mahaba-haba. Yung Daito rin naman, yung mahaba at saka magandang forma. Tapos ikumpara mo sa Sun, ayan. Medyo maliit kunti yung Sun ng Daito. Kumpara mo sa Daiwan, medyo malapad ang Sun niya at saka yung wrist niya maiksi. Medyo malapad. Ito namang Daito, ayan. Medyo manipis yung wrist niya sa Sun sa likod. Saka dito naman sa ito, tingnan nyo. O, yung star niya, magkaiba rin din sila, pareha ng star. O, yung ano, maliit na Sun. Yan, mga kabarya. Yan. So, yan ang example ng Daiwan saka Daito. Ito. So, ngayon mga kabarya, year 2000 na sinasabi ko kanina na isa rin sa mga hard to find. Yan. So, pag may year 2000 kayo, tapos ang likuran niya, yung Daitre, yun. Medyo malaki rin ang cover ng mga kabarya kasi hard to find. Yan mga kabarya. So ngayon mga kabarya, ang sunod nating alamin kung ano yung mga coins na hard to find at saka semi hard to find. Okay? Yung hard to find mga kabarya, alam naman natin. So, year 2000, yun, hard to find. Ang presyuhan noon ngayon is nasa 1,000 hanggang 2,000 yung bili ng mga ano, kuha ng mga collectors. Saka yung 2007 at saka 2009, ang kuha nila kayo ngayon mga kabarya, ang bili, ang ano nila, offer nila sa mga coins na yon, nagmula sa 2,000 hanggang 5,000. Yon, depende rin sa klase ng mga barya nyo. Kung ang barya nyo is fine lang, yung medyo makinis lang, at saka gamit na, baka mura rin ang offer. Pero kung ang barya nyo ay nasa almost uncirculated, kumbaga example lang, may almost uncirculated ka na 10 piso na 2007 at saka 2009, baka ang offer noon is nasa 3K to 4K. Okay? Pag yung barya mo naman mga kabarya ay uncirculated, ibig sabihin noon is hindi talaga nagagamit. So, sobrang kinis. Bago, kumbaga bago pa galing sa bangko, ganun. Ang kuha ng mga kabarya is sobrang mahal talaga. Yun na ang maximum price na
nasa 5,000 or depende rin sa offer ng mga buyer collector. So tandaan, year 2000 hard to find, 2007, 2009, saka 2016, at saka yung 2008 na die 3 or reverse 3, isa rin yun sa high to find na kabarya. So tandaan, hard to find to year 2000, year 2007, 2009, 2016, at saka ang reverse 3 na 2008. Okay? So ang semi hard to find naman yung 2014, 2015, saka 2001 na 10 piso semi hard to find. So ang presyuhan noon mga kabarya, depende rin sa klase ng inyong mga coins, depende sa kondisyon, yung fine, extremely fine, or good condition, very good, or doon sa almost uncirculated or uncirculated. So magdepende sa klase. Pag semi-hard to find lamang yung barya mo, hindi ako nagkakamali, is nasa 800 pataas yung kuha ng mga buyer collector. Yan mga kabarya. So ngayon, alam na natin kung ano yung hard to find. Ulitin ko, year 2000, 2007, 2009, at saka 2016. Yun ang hard to find. At kasama na rin yung 2008 na reverse 3 or die 3. Yan mga kabre. Limang klase lang yung hard to find. 10 piso BSP series coins. Ayan mga kabre. So ang semi hard to find naman is 2001, 2014, 2015. So yun yung semi hard to find. Ang bintahan noon, nagmula sa ang price offer ng buyer collector, nagmula sa 800 pesos pataas yung presyo. Pag hard to find naman, ang kuha nila is nagmula sa 2,000 pesos pataas. Okay? Yun lang mga kabarya yung ano natin, yung masishare ko sa inyo ngayon. At tingnan nyo ang mga ano nyo, mga pitaka nyo, baka may mga barya kayong ganyan. So bago tayo magtapos, ay shout out muna. Shout out kina Ramon Alvis, magandang araw dyan sa iyo. Alexander Kasipet, okay, magandang araw rin dyan sa iyo. At sa health information, magandang araw sa inyo. At saka kay Jiri Balduisa, maraming salamat sa palagi nyong pagsubaybay sa ating channel. Okay mga kabarya, so huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. At saka maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, God bless you all.